Tiger. Adi puting ting oh. Oh, dali, maubusan kayo. Pangalan muna. Ma'am, Lino. Ah? Linorhan po. Ano? Linorhan. Kailangan malinaw. Linorhan. Oh, Tiger. Oh, ikaw, pangalan mo? Alan. Ha? Alan. Tiga saan? Purok trash. Dito, Kapalangan. Oh, Tiger. Oh, sino pa? Opo. Pangalan? Basel po. Parto muna yung mukha mo. Sige na. Oh. Oh, sige. Oh, ikaw? Jared po. Jared na. S. Garcia. Sige saan? Arauli. Oh, yun. Oh, sige. Oh, pagka nakita niyo ako sunod, hindi ako ulit kayo. Simon po. Gusto mo rin? Oh, paggupit mo daw yun. Eh, nagugupit pa tayo. Oh, sige. Oh, huwag niyo kalimutan mag-subscribe ha, habang nag-computer kayo dito. Pagka nakasubscribe kayo, meron kayong libreng 5 minutes. Yun mga kaputingting, sa magandang hapon for today's video. Ito mapapansin nyo, merong umiikot-ikot dito sa itaas na ceiling fan. Ayan, bago na yung fan na ginagamit natin ngayon dito sa ating breeding area. Dahil wala na yung stand fan na ginagamit ko dito nung nakaraan. Pinalitan ko na kahapon kasi medyo sagabal siya sa daan ng aviary natin kasi yung panon bilog. So, nasasakot niya yung kalahati eh. Kaya medyo sagabal. At the same time, eto nga ceiling fan natin. Mas maganda yung circulation ngayon ng hangin kasi yung blade niya malaki eh, ano? Diba? So, malapit dito sa side na to and malapit din doon. Ayan, no? Diba? So, talagang nahahanginan lahat ng mga cages natin. Unlike nung ang gamit natin is yung stand fan. Kasi yung stand fan na gamit ko, hindi naman umiikot yon, hindi siya nag... ano ba tawag doon? Yung gumagano'n-gano'n, nakalimutan ko ang tawag doon. Ayan. So, dito lang siya nakasteady sa side na to. So, bali ang nahangin na lang noon itong mga nandito. Tapos nakatingala pa siya. So, hindi niya masyadong nahanginan yung ibaba. Yung nandito sa side na to, hindi na masyadong nahanginan. Unlike ngayon, talagang lahat nahanginan na mga butingting kasi may circulation pagka nandito kayo sa loob ng aviary natin. Kahit na nakikita nyo mabagal ang ikot niya mga butingting, mararamdaman umiikot talaga yung hangin dito sa loob ng aviary natin. Presko, wala akong mararamdamang init ngayon. Ayan o, so yung mga agyo sa mga sulok-sulok, ayan o, diba gumagalaw-galaw. Kahit na dito, ayan o, gumagalaw yung mga nakasabit dyan, mga hindi ko pa nalilinis-linis. Eto dito, lakas ang galaw ng hangin. Ayan o, yung mga nakasabit na mga agyo dyan na hindi pa natatanggal. So, ibig sabihin talagang gumagalaw, yun lang yung gusto ko sabihin. Gumagalaw talaga, umiikot talaga yung hangin dito sa loob ng aviary natin ngayon. So, napakalaking tulong ng magandang circulation ng hangin para yung mga ibon natin eh, hindi mahirapan ngayon pag-init. Alam naman natin na prone sila sa heat stroke. Kahit naman yung mga tao ngayon, lagi tayong pinaalalahanan sa TV na lagi tayong minum ng tubig at saka huwag masyado magbibilad kasi sobrang init ng panahon ngayon. No, yung mga ibon natin, ganun din, mahina din sila masyado sa sobrang init. Kaya, kung kaya natin bigyan ng fan, kahit na ganito lang, ito actually mga buting-ting mura lang yan. Nabili ko lang kahapon yan, 245. No, and yung ganitong klase ng fan, mahina lang din sa kuryente. No, compare natin doon sa stand fan na gamit ko noong nakaraan, medyo mas malakas lang konti yung kuryente nun, yung consumption nun, compare natin sa ganitong electric fan o ceiling fan. Ayan. So, pansamantagal lang naman yan, mga buting-ting. Ma-arouse lang natin yung tag-init. No, so, murang-mura lang. Kaya yung lifespan niyan, hindi rin ganong katagal. No, medyo ano lang din yan. Madaling masira, kumbaga kasi mumurahin lang na klase ng fan, mga kabuting-ting. So, pansamantagal lang muna yan, habang mainit lang naman yung panahon. So, kada masisira yan, papalitan na lang natin every year. Ganun na lang gagawin natin. Kasi mura lang naman, 245. So, good choice na rin yan, no? Itong fan na nabili natin dito. Tsaka malaki talaga yung blade niya. Kapag nandito kayo, talagang umiikot yung hangin. Mararamdaman nyo talaga yung magandang circulation ng hangin dito. Kaya yung mga ibon natin, ayan, relax na relax, o, diba? Mga hindi hinihingal. Kasi isang sign ng ibon na sobrang naiinitan sila kapag hinihingal. So, pansinin nyo yung mga ibon natin. Ayan, o, mga relax lang, hindi hinihingal. Diba? So, dito mga kabuting-ting, ayan, o, diba? Nandito sila sa bandang itaas. So yung mga bandang itaas kasi yun yung medyo mas mainit yung temperature kasi mas malapit sila ng konti sa bubong. Although yung bubong natin hindi nga masyadong umiinit dahil nilagyan natin ng tubing sa itaas para hindi tamaan ng direct sunlight. Pero sila pa rin yung mas mainit na temperatura yung mga nasa bandang itaas na kulungan natin. Pero makikita nyo mga okay na okay yung ibon natin, relax na relax, di ba? Ayan o.
walang hinihingal. So dahil yan sa magandang circulation, tsaka syempre sa ating inumin na binibigay sa kanila, kailangan lagi sila merong available na maiinom. Sa atin syempre walang iba kundi Daddy Buting Things probiotics, no? So marirefresh na sila, healthy pa dahil sa ating probiotics, mga Buting Things. So available pa rin yan sa Lazada and sa Shopee. Meron na tayo sa Shopee, mga Buting Things, yan ilalagay ko sa screen natin. Sa mga nagtatanong ng Shopee, kasi ang tagal na naghahanap ng iba, gusto nila sa Shopee, so hindi kagad ako nakagawa. Pero ngayon, ayan, available na. So yung bibili nyo nga pala doon, may mga gumagawa kasi ng mga fake na store ngayon. Ang presyo nila, sobrang mahal. Meron 506 sa Shopee and then sa Lazada. May nakita na rin ako kanina, 400 something. Ayan, napakamahal. So hindi kayo doon bibili, huwag kayo doon bibili. Fake yung mga yun, hindi yun yung legit store natin. Sa atin, mga Buting Ting, mapa Shopee, mapa Lazada, 170 lang ang presyo ng isang bote ng 500 ml ng Daddy Buting Ting probiotics natin. So yun, mga Buting Ting, check out nyo na. Baka i-check out pa ng iba. So for today's video naman, ayan, dito sa mga ibon natin, is magbabawas tayo ng ibon ngayon dito sa ating breeding area. Ayan, so magbabawas na ako dito. Pero hindi mga breeder, yung mga young birds natin dito sa nursery cage natin. Kasi mag-harvest tayo ngayong araw. So kailangan mabawasan natin to para hindi na sila mag-away-away. Kasi crowded na to eh. 11 heads na yata to. So at least yung kalahati niyan, ililipat ko dun sa ating fly cage dun sa likuran. No, ititira ko lang dito yung mga next in line na gagawin nating breeder. So yung mga next in line diyan, syempre yung mga post-dan lines natin diyan at saka yung mga opa-pale follow natin and yung mga opa-pale dilute na pang project natin. Ayan, so mag-i-stay na sila dyan. Palagay ko, hindi ko na sila ililipat sa likod. Hintayin ko na sila mag-mature hanggang August, kasi by August pwede ko lang i-breed yung ilan sa mga next in-line breeders natin. Katulad nitong dalawa na to. Ayan, no? Mature na nga yan eh. Nasa 5 months na to eh. So going 6 months na nga ata to. So ayun mga Buting Ting, magbawas muna tayo dito and then mag-harvest tayo ng mga bagong pababa natin. Eto mga Buting Ting, yung mga ibabawas natin dito sa ating nursery cage. Ayan, namili tayo ng mga pwede nating tanggalin at ilagay na nga dun sa fly cage natin sa likuran. So bali yung mga iniwan natin dito, sila na nga yung mga next in line na breeders natin. By August, pwede ko nang pagparis-parisin yung mga natira dito. Pero dun sa bio o papel follow natin, so ano pa lang yan eh, going 3 months pa lang yan. By ano pa yan, mga November, power December, natin pwedeng i-breed yung isa na to. Yan. Pero lahat ng mga to, yan na talaga yung mga piling-pili ko, kumbaga na ayoko maging mailap. Kasi nga sabi ko sa inyo, kapag ka mailap yung ibon, patulad itong dalawang pares natin dito, eh hindi natin ma-breed ng maayos. No, napakahirap sa breeding pagka mailap yung ibon. Kaya gusto ko talaga nga magmamatured sila ng sanay na sa akin dito sa aviary natin, no? Kasi na-expose sila ng maayos lagi sa akin kapag pinapakain ko sila dito. Yan. Pero ito yung mga to, hindi naman na to basta iilap pa kahit na ilagay ko na dun sa fly cage natin sa likuran. Kasi 5 months old na to mga to. So ibig sabihin eh, 5 buwan na silang na-expose ng mabuti sa akin, no? Araw-araw nila ako nakikita in 5 months ng malapitan. Kaya sanay na rin sa tao to mga to, hindi na basta-basta iilap pa. Yan. So ako rin naman nagpapakain ng mga ibo natin doon, kaya makikita pa rin naman nila ako. No, mahirap lang kapag yung batang-bata pa lang, bagong walay pa lang, nilagay natin sa napakalaking kulungan na hindi natin halos naaabot ng kamay. So talagang medyo umiilap. May tendency na baka umilap yung ibon, hindi sanay sa tao pagka ganun. Pagka ganito, yan no, diba kahit na ilapit ko yung daliri ko, hindi sila basta-basta nagwawala sa loob ng kulungan kasi medyo sanay na nga sila sa akin. No, so itong mga to, hindi na rin to basta iilap pa. Kasi nga, ganyan nga yung kinalakihan nila. Expose sila sa akin araw-araw in 5 months, no? Kasi going 6 months na nga ito mga ito, mga Buting Ting, kaya talagang okay na itong ilipat. So, kailangan ko lang talaga magbawas dito dahil mag-a-add nga tayo ng dalawa ngayon, bagong baba natin. Galing naman dito. Ayan, no? Kailangan ko nang ilipat yan kasi baka mangitlog na ulit yung breeder natin dyan ng Opalay New Wing Misty Project. So, bababa na natin yung dalawang magandang YB nila dito. Yan, kunin muna natin yung YB natin doon. Hindi ko pa nakakuha yung mga ibababa natin eh. Yan, so ito, kunin natin itong ibo natin dito. Naku, medyo sagabal pala ng konti ito. Nga, kabuting-ting ceiling fan natin dito. Ayan, no?
So pagka tumungtong pala ako ng upuan para sa mga tedious natin na nasa itaas, baka pala tumama yung ulo ko dito sa ceiling fan, putulan leeg natin dyan. Di ba, hina lang naman yan, kaso masakit pa rin naman yan, syempre. So mangingilag pala tayo dito pagka umiikot pa ceiling fan natin, pag aakyat tayo sa mga kulungan natin sa taas. Yan, so mag-ingatan na tayo, ilaga na lang natin na hindi tayo matamaan itong ceiling fan, or patayin na lang natin para safe. Yan, patayin muna natin siya. Tapos, kunin muna natin yung mga YB natin dito. Sakto-sakto, tatamaan ako. Tingnan nyo, oh. Sa pool. Putula sana yung batok ko. Kunin natin yung mga YB natin dito. Yan, oh. Yan, dadalawa lang naman, eh. Tingnan natin kung may itlog na. Wala pa. Pero baka mangitlog na yun kasi malalaki na yung mga anak, eh. Yan, oh. Pangwalay na talaga. So, kunin muna natin itong dalawa. Ang ganda ng anak yan, eh. Ito, DF Misty. Yan, oh, blue DF Misty, tsaka isang green Ewing Opa. So, can be cock, can be hen to mga to. Ayan. One down tayo agad. Ito muna kayo. Ito, meron pang green Ewing Opa. Ayan. Ito, possible hen to, eh. Ang kapal ng ano niya, eh, no? Ang lapad ng Ewing marking itong isa na to. Ang ganda, oh. Pang ano, pang-tamil yung ano niya, post niya, oh. Oh. Ganda ng post, oh. Oh, ha? Pang-tamil. Pasok muna natin siya, baka may stress. Ayan. So, ito mga buting-ting yung dalawang bagong harvest natin. Atin yung pinto para lumiwanag. Pati ceiling fan. Yan, ganda ng mga ibon natin dito, mga abuting ting, mga bagong harvest natin. Nakalagay natin dito para maliwanag. Yun, no? Medyo mailap nga lang kasi mga bagong walay, talagang hindi pa masyadong sanay sa tao. So tignan nyo, ganyang kailap yung mga YB natin na hindi sanay sa tao. Siyempre to, hindi talaga sanay ito kasi ang kasama pa niyan yung mga magulang nila. Halos nasa loob pa ng nest box lagi yan. So kailangan kapag mailap na ganyan, na bata pa, eh masanay sa tao para mawala yung pagiging mailap nila, kasi pagdating ng breeding age nila at ganyan pa rin sila kailap, mahirap, no, nagiging maselan yung ibon, at saka madalas nga hindi sila nagbe-breed ng maayos dahil natatakot sila sa tao. So pinapakain lang naman natin sila, natatakot pa sila, di ba? Kaya dapat mawala yung pagiging mailap ng ibon bago natin sila i-breed. Ang ganda pa naman ito, oh. Blue DF Misty yung isa, split O5 cock, at isang green Ewing Opa na possible hen. Yan, no? Gandang mga ibon, mga kabuting-ting na mga bagong YB natin dito. Yan, so lalagyan na natin yan dito sa ating nursery cage. And then, eto mga to, dadali na natin dun sa flight cage natin sa likuran para lumuwag na yung nursery cage natin dito. Eto, lalagyan na natin sila ngayon dito sa flight cage. Yan, kasama nung iba nating mga ibon dito. Yan, so yung mga ibon na nandito natin, palagay ko hindi naman masyadong mailap kasi ang dami nila ngayon, eh, no? Diba? Oo, oh, hindi naman sila umaalis kahit nandito ako sa malapit, oh. Lalo na to, si Chiki. Yan. So, yun yung advantage kapag marami yung ibon. Kapag magkakasama sila na ganito sa isang kulungan, medyo nawawala yung pagka-mailap ng ibon natin, eh. So, tinutuka pa nga ako, Chiki, oh. Ano yung pagdating, Chiki? Ayan, so dito na rin tong iba, itong apat na napili natin na ibawas doon. Kasi matured na rin naman tong mga to, going 6 months na tong mga to, 5 months and a half. Ayan, so dito na kayo ngayon. O, lipad na, ayan, mga green opa natin. So green opa, possible split ino, possible split deck yung isa. Then yung isang green opa natin, split tail fallow. So possible cock pa nga yung isang green opa natin dyan. Yung possible, ah hindi, yung split tail fallow pala natin. Yan. Tapos ito, DF Misty na green, split opa, ikka, at isang sexling cock, ayan, na power blue wing, split opa. Yan, diba? Sa mga nagtatanong pala ng mga pang-out natin, may mga pang-out tayo dito, ayan, ang dami nating sobrang ibon ngayon. So pagka may gusto kayo, PM lang kayo sa page natin na Daddy Buting Sing Skinny Injury. At kapag kumuha kayo ng ibon matik, meron kayong libreng Daddy Buting Things Probiotics. Ayan, lalo na kapag dalawa yung kinuha nyo, o isang pares yung kinuha nyo, meron kayong mga freebies. Ayan, kaya
PM lang kayo. Ayan yung mga ibon natin. Meron tayo dyan mga possible split tail. Mga split tail. Yan, mga opalines. Yan. Meron tayo dito sa Lalibuting Things Mini Eatery. So, yun muna yung video natin for today. Like, share, and subscribe. Ingat, mga kabuting things.